Lalaking aktwal na nakunan habang binabangungot. Nakakalaglag pa nga ang katatakutan at multong babatiin ka pa ng hula. You see that? Well, tara. Ang bidyong ito ay patungkol sa babaeng TikToker na si Summer na naninirahan sa Old Town ng Georgia. Isang gabi si Summer ay lumabas upang mag-record ng madali ang video sa bakuran nito. Pero kinalabutan siya nang mapansin niya ang sariling video na nakunan niya sa camera. Y'all, I am in my yard. Watch my face. This is not an app doing this. This is my yard. The church is behind me. Watch my face. Church. You can see straight through me. I kid you not. Look at this. Whoa. Napansin ito sa camera na nag-iba ang mukha niya. Distorted ito at hindi na makilala habang gumagalaw siya sa paligid. Ayon kay Summer, nangangamba siyang maaaring ito ay dahilan ng creepy old abandoned church sa crossroad. Sinubukan niyang magsaliksik sa kasaysayan ng old abandoned church pero wala siyang nakalap na kasagutan. So nakakapture kaya si Summer ng bizarre paranormal visual disturbance on camera o may iba kang eksplanasyon sa pangyayari? Nakaranas ka na ba ng sleep paralysis o kilala sa tawag na bangungot? Well, kung nakaranas ka na, ay alam mong nakakakilabot ito. Panoorin mong mabuti. Nakunan ng kamera ang dahang-dahang pag-ungol ng lalaki hanggang sa lumakas na ito. I'm pretty sure na kinilabutan ka dahil ganun din ako. At syempre, ayaw mo nang maranasan muli ang karanasang nakakatakot sa iyong mahimbing na pagkakatulog. Ang video ito ay nagpapakita ng mga taong nagsisigawan habang pinagmamasdan ang isang bagay na di umano'y UFO sa himpapawid. Napakabilis ng mga pangyayari kaya huwag kang kukurap upang makita mong mabuti. Nang lumitaw ito sa langit ay bigla rin itong lumipad at nawala ng napakabilis. Mangang-manga ang mga taong nakakita nito. Pero ang katanungan, ano ba talaga ang nakita nila? Isa ba talaga itong legit UFO? O may scientific explanation ito mga ka-multi-family? Ano sa tingin mo? Nakakatakot ang isang ito na nakunan sa kwarto ng batang nakaupo sa higaan nito. Nagising ang batang babae dahil sa kakaibang naramdaman nito. Takot na takot itong nakamasid sa upuan. At biglang ito na nga ang nangyari.
Hey, come here. Hey, it's okay, baby. It's okay. Right, come. Come on. Takot na takot itong nakatitig sa upuan nang bigla itong kumalaw. Dahil sa umagulgol na ito ay agad na pumasok ang ama nito upang agad na kunin ang batang babae palabas ng kwarto. Ang nakakakilabot ay kung ano ang nilalang na tinitigan ng bata na siyang nagpagalaw sa upuan. Wala mang kasagutan ay malinaw na creepy ang footage na ito. Ang popular YouTuber na Franco TV ay kilala sa makapigil hininga nitong exploration sa mga terrifying abandoned location sa US. Sa unang pagkakataon ay nag-travel si Franco sa timog na bahagi ng Peru upang imbestigan ang sinasabing the most haunted cemetery in South America na kilala sa tawag na Presbitero Maestro Cemetery. Kilala ang napakalaking sementeryong ito sa mga lokal na nag-a-attract ng mga witches o mangkukulam na nagsasagawa ng dark ritual gamit ang mga buto ng mga namayapa. Sa pag-explore ni Franco ay nakakita ito ng mga gamit ng mga mangkukulam sa paligid, mga kabaong na puno ng mga sunog na itim na kandilang nakapatong pa, voodoo dolls at mga bizarre notes sa paligid. Ang isa sa mga libingan ay pagmamayari ng kilalang mangkukulam na si Gregorio Ganacho na pumanaw noong 1897. Iba't ibang mangkukulam sa iba't ibang panig ng mundo ang nagdadagsaan sa mismong libingan nito upang magsindi ng kandila, maglagay ng offerings at isulat ang kanilang mga pangalan sa mismong libingan ni Gregoria. Kaya naman nang mapadako dito si Cranko, ito ang nakakakilabot na nangyari. Was buried here. Now apparently she did good and bad, but mostly dark stuff. So on the top of her tomb they spray painted Witch of Satan and stuff. But her tomb was actually kind of different from all the others because you could see a skull and bones, which kind of represents something very, very dark. But this is actually her tomb right here. Her name is Gregoria Camacho or Gregoria. Gregoria, something like that. I torture names. And you can see how other witches would carve their names in here and leave candles and trinkets. That looks like it's Escamilla. And if you look out here, you can see where they put all the candles. It's different from all the others because they put all these candles here and candies. Isn't that... Hello? What the hell did I just hear? It sounded like somebody laughing. Thing is, on the maps, this area is blocked off. So once you walk back here, there's nowhere else you can go. Listen, listen. Hello? Georgina? There's literally no one here. Oh, okay. Well, I got creeped out. Nakarinig si Franco ng mga hagikik ng matanda na nanggagaling sa kung saang parte ng libingan. Ngunit hindi lamang ito ang nakakakilabot na naranasan ni Franco sa gabing iyon dahil habang sinusuri niya ang loob ng open abandoned creeps ay nahunan niya ang talagang very chilling events. I don't know if those are the remains. It looks like a sock. There's something tied up here. Let me zoom in. I'm gonna be able to zoom in a lot more on post-editing, so it looks like it could be there's something hairy there. Huh, that looks like a dead animal or something. Oh, that
That is so creepy. Alright, I just got the K2 meter. ¿Alguien estás aquí adentro? ¿Tú puedes decirme tu nombre? Oh, look at this. There's X's. You see that? On the side of the wall. Oh, that's interesting. That's something that's kind of seen in Mississippi. When you see X mark, it's like they have something they want you to do, and they call upon the spirit to doing it. Narinig mo ba? Hindi narinig ito o napansin ni Franco, ngunit kapansin-pansin ang himig ng babaeng bumulong ng hula. You see that? Ang napakalaking libingan ay final resting place din ng isang well-known kid na si Ricardo Espil, na pumanaw noong siya ay 6 na taong kulang pa lamang. Ayon pa sa mga lokal, si Ricardo ay benevolent at protected spirit. Naniniwala ang mga visitors na nagbibigay katuparan nito sa mga kahilingan ng totoong mananampalataya. Pero nang mag-inspeksyon si Franco sa mismong libingan nito, ay ito ang katakot-takot na nakunan ng kamera. My way towards another tomb of a child named Ricardo. Now, apparently Ricardo grants blessings and wishes to everyone who comes to him, seeking help. He is a very well-known spirit that protects this graveyard. Well, one, protects it, and two, also offers blessings to everyone who shows up here. I wanted to see if I can read what this says. A la memoria de Ricardo M. Espaled, sus amigos, 8 de agosto, December 1887. Ricardo Espel, Mariano Huevo, Barriaro Nuevo. Now, what's more interesting about this is that in the back, you can see all the prayers from and blessings. What's more interesting is that it even says gracias, like pretty much thank you for making these blessings come true. Any blessing you want, it'll be blessed by Ricardo. Isang pale, translucent arm ang makikitang lumabas sa libingan ni Ricardo, pero hindi rin ito napansin ni Franco. Napansin lamang ito nang ipost niya ito sa YouTube channel at nakita ng mga viewers. So ito kaya ang the most haunted cemetery sa South America. Ano sa tingin mo? We can watch him on his channel, Franco TV. Abi, credit to you, buddy. Nang sa channel na ito, huwag mo kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification para ma-update ka sa mga ganitong video. Kaya huwag mong kalimutan para hindi sila magparandam sa'yo.